sobrang saya ko dahil hindi ko nga po alam kung paano papasalamatan ng Diyos sa lahat ng mga biyayang binigay niya sa akin. Sobra-sobra na nga po itong hiningi ko eh. Sobra-sobra na yung binigay niya. Indeed, everything that is happening to me is a dream come true. Thank you, Jen. Thank you po. Jeneline, sino ang mga pinapasalamatan mo sa mga tinatamasa mo ngayon? Siyempre po, unang-una, yung Diyos. Tapos yung GMA 7. Tigit sa lahat, yung taong laging nasa tabi ko sa lahat ng mga problemang dinaanan ko, sa lahat ng mga pagsubok. Yung taong simula nung bata pa lang ako, eh, laging nandiyan na sa tabi ko. Walang iba kundi yung mama ko. Thank you, Jen. Thank you. Jen, totoo ba ang balibalita na ampon ka daw? O ano, Jen? Ampon ka ba talaga o hindi? Mula sa kawalan, nagningning na parang bituin ang kanyang pangalan. Phenomenal ang kanyang pagpasok sa showbiz matapos siyang manalo sa kauna-unahang reality-based artista search sa TV, ang Starstruck. Hindi na siya nilubayan ng magandang kapalaran, pero kasabay ng kanyang pagsikat ay ang katanungang matagal nang bumabagabag sa kanyang pagkatao. Ampon nga ba siya o hindi? Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng Starstruck Ultimate Survivor na si Jeneline Mercado. Ano? Iiwan niyo sa akin ang anak ninyo? Thelma, wala namang kaming choice. Ikaw lang ang kapatid ko. At alam ko na maaalagaan mong mabuti ang anak namin. Pero Jinky naman... Hindi ka naman malulugi. Magpapadala kami ng panggastos para sa bata. Magandang oportunidad ito para sa aming mag-asawa na magtrabaho sa abroad. Sayang naman! Alam mo ba na pinamimigay mo na parang tuta ang anak ninyo? Hindi naman sa ganun. Masakit din naman sa amin. Masakit din para sa akin na naiwanan itong anak namin. Kaya lang, ito lang ang paraan para bigyan namin siya ng magandang buhay. Ewan ko, Noli. Ewan ko, parang mali. Siguro nga mali, pero wala na akong maisip na ibang paraan eh. Ginagawa ko to para sa anak ko. Anak, mahal na mahal kita. Patawarin mo ko, ha? Kailangan ko itong gawin eh. Huwag kang mag-alala, magsasama rin tayo. Kaya lang sa ngayon eh, kailangan muna natin magkahiwalay. Ha? Sanggol pa lamang si Jeneline nang ihabilin siya ng kanyang mga tunay na magulang. Halika na, Noli. Mahuhuli na tayo sa biyahe. Pero maging si Thelma ay may mga pananagutan sa buhay. Hindi nagtagal at siya man ay kailangang mangibang bansa. Dito niya naisipang iwanan ang sanggol kay Mami Lydia. Lumipas ang mga taon at hindi na nga nakita ni Jeneline ang kanyang mga totoong magulang. Naging daan naman ito upang lalo siyang mapalapit sa kanyang ina-inahan, si Mami Lydia. Jen, anong ginagawa mo dyan? Ha? Oh, ano nangyari dyan sa tuhod mo? Eh kasi may yung mga salbahay kong kalaro.
Sabi nila, ampun daw po ako. Pero sabi ko sa kanila, sila ang ampun. Tapos, tinulak nila ako. Masakot tuloy din tuhod ko. Ha? Bakit po? Jen, anak. Meron kang kailangan malaman, ha? Alam mo kasi, hindi kita tunay na anak. Meron kang tunay na mama at saka papa. Nasa abroad sila eh, nagtatrabaho. Hindi ko po kayo maintindihan. Alam mo, anak, alam mo kahit na ampun lang kita, higit pa sa tunay na anak ang turing ko sa'yo. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Alam mo pa, alam mo, nung baby ka pa, nangako ako sa'yo noon. Sabi ko, aalagaan kitang maiki. Papag-aralin kita. Tapos dadamitan. Pagagandahin, mamahalin. Alam mo yun, na hindi kita papabayaan. Ngayon, nangangako uli ako sa'yo ngayon. Gagawin ko yun. Kahit anong mangyari, isipin mo lagi, mahal na mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang mama mo, ha? Okay ka na, anak. Pinainom na kita ng gamot. Patsy, bakit? Nanay Lydia, ang taas-taas po ng lagnat ni Jen. Pinainom ko na po ng gamot, pero parang ayaw pa rin pong tumalab. Diyos ko, ang taas ng lagnat dito, ha? Dali, dali, tumawag ang taxi. Dali natin yung ospital, dali! Sige pa. Anak, anak. Sa ospital, ha? Dengue yung sakit ni Jen. Nasa critical stage na siya nung dumating siya dito. Pero, ayos na akong kalagayan yan. Ligtas na siya. Sige, iwan ko muna kayo. Thank you, Doc, ha? Ikaw talaga, pinanervyos mo kami. Nay, bili muna ako ng makakain natin. Ito na. Sige. Ma, bakit po kayo umiiyak? Wala, anak. Masaya lang kasi ako dahil ligtas ka na. Huwag mo po kayo umiiyak. Kasi yung nakikita kayo umiiyak eh. Huwag mo nga akong iintindihan, anak, ha? Alam mo, kasi natakot ako, baka mawala ka na sa akin eh. Kala ko kukunin ka na ng Diyos. Jen, tatandaan mo ito lagi, ah. Titibayan mo ang loob mo dahil hindi ko alam kung gagawin ko pag mawala ka sa akin. Ma, mahal niyo po ba ako kahit hindi niyo ako tunay na anak? Siyempre naman. Higit pa sa tunay na anak. Pati buhay ko ibibigay ko para sa'yo. Tatandaan mo yan, ah. Hindi man lumaki si Jeneline sa mga totoong magulang niya. Kahit minsan, hindi siya nakaramdam ng pagkukulang sa pagmamahal. Kaya naman sa kanyang paglaki, ang mga adoptive parents pa rin niya ang mga magulang na tangi niyang kinikilala. O ano, Jen? Ampon ka ba talaga o hindi? Hindi. Hindi po totoo yan. Anak po ako ng nanay at tatay ko. Sila po yung tunay kong mga magulang. Okay, thank you, Jen. Jen? Hmm? Okay ka lang ba? Medyo napagod lang siguro kasi ilang araw na ako puyat eh. Gusto mo, samahan ko muna kayo dito. Hindi na lang kasi may taping ka pa bukas, di ba? So, nakakahiya naman sa'yo. Ako ba? Alam mo namang enjoy ako pag ginagawa ko yun, di ba? Pero sige, pahinga ka na lang, ha? Sige. Tita?
Tita, una na po ako, ha? Sige po. Sige. Po ba kayo? Kanina pa kayo walang imik, ah. Nagsinungaling ka. Alam mo na ayoko yon. Hindi akong tunay mong ina at hindi mo yan mababago. Ay, hindi naman nila maiintindihan eh. Ang hirap ang sitwasyon ko. Mabuti pa nga hindi ko sabihin sa kanila yung totoo eh. Ma, yun lang ba talaga? O may iba ka pang tinatago? Jenny, natatakot ako para sa'yo. Dahil si Kat Kap, parang hinahabol tayo ng nakaraan. Baka sa bandang huli lahat tayo masaktan. Pabalik-balik kay Mami Lydia ang nakaraan ng kanyang anak-anakang si Jenny Ling. Wow! Ganda-ganda ng anak ko! Emma, ba't yun naman po ito binili? Eh, di ba wala na po tayong pera? At sino naman nagsabi sa'yo wala tayong pera? Pinag-ipunan ko yan para sa'yo dahil may birthday party ka sa susunod na buwan! Talaga po magkaka-birthday party ako? Oo! Yay! Imbitado po pala itong mga kalaro ko. Pati kaklase mo! Yay! Ang bait talaga ng mama ko! Mahal na mahal kita! Nanay Lydia! Bakit? May sasabihin lang po ako sa inyo. Anong ginagawa mo dito? Ganyan ba ang pagbati ng ampo ng pamilya sa bunsong anak nila? Jinky, anong kailangan mo dito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sayang lang ang oras ko. Sabi nga nila, time is gold. Nandito ako para kunin ko ang anak ko. Nagpapatawa ka ba? Ha? 6 na taon kang nawala, tapos bigla ka nalang susulpot dito para kunin ang anak ko? Tama ba narinig ko? Anak mo? Ikaw ang nagpapatawa. Paano mo naging anak si Jenny Lynn? Ikaw ba nag-iri sa kanya? Ikaw ang nag-iri, pero ako ang naghirap at nagpalaki. Salamat kung ganon. Pwes, tapos na ang pagpapahiram ko sa anak ko. Kaya babawiin ko na siya. Jinky, please, huwag mo itong gawin. Nananahimik na kaming mag-ina. Maligaya na kami. Huwag mo siyang kukunin, huwag mong guluhin ang lahat. Nahihibang ka na ba talaga? Ang feeling mo, anak mo ang anak ko? Ilabas mo si Jenny Lynn. Alam mo na karapatan ko yon dahil ako ang tunay na ina. Jinky, please. Please lang nakikiusap ako, please. Mahal ko yung bata eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag mawala siya sa akin. Please lang, nakikiusap ako. Huwag mo siyang kukunin sa akin, oh. Please, Jinky, oh. Namamakaawa ako sa'yo. Hindi ako santo. Huwag ka sa akin magmakaawa. Ilabas mo si Jenny Lynn. Isasama ko na siya. Hindi ako aalis dito sa bahay na to hanggat hindi ko siya kasama. Hindi ko siya pwedeng kunin. Hindi ako papayag. Ma? Jen? Jen, ako ang tunay mong mami, ha? Halika na, alis na tayo. Huwag ka kaharap ng Jen! Wait! Tawin ko sa kanya, please! Ano? Huwag matikas ang ulo mo. Sumama ka sa akin! Akin tong bata! Anong akin? Akin to! Hindi akin! Jinky!
Bagman sa kanyang kalooban, walang nagawa si Mami Lydia nang pansamantalang ihiwalay sa kanya si Jeneline nung bata pa ito. Samantala, isa rin itong alaala na patuloy na babagabag kay Jeneline, lalo pat nasa kasagsagan na siya ng kanyang kasikatan. Ma? Ay, matatakot po ako. Minsan naisip ko na mas mabuti pang hindi na lang ako sumikat eh. Kasi ginugulo lang nila yung buhay ko eh. Takot ako pala sa'yo, anak. Maliit ka pa, ang dami mo ng hirap na dinaanan. Ayokong masariway sa isip mo. Ayokong bumalik ang mga nakaraan sa isip mo na pilit mong kinakalimutan na matagal na. Matapos manalo sa Starstruck, alam ni Jeneline na may kapalit din ang tinatamasa niyang popularidad sa showbiz. At marahil, ito nga ay ang posibilidad na malantad ang kanyang nakaraan. Ano ba? Kanina ka pa, ang kulit-kulit mo. Maupo ka dyan. Ano ka ba naman? Sama mo ko. Gusto ko sama mo ko. Jeneline, kanina pa ako natuturete sa'yo. Si Bobot. Siya si Bobot. Siya po ba tatay ko? Sira, matagal na kaming hiwalay ng tatay mo. Siya ang boyfriend ko. Kaya Tito Bobot ang itatawag mo sa kanya, ha? Ito ba yung batang iniwanan mo dito sa Pilipinas noon? Oo. Huwag mong papabayaan lumabas yan, ha? Halika na dito sa... Ayoko! Gusto ko sa mama ko! Kung bata ka, peste ka, ha? Kanina ka pa! Para kang sirampla ka pa ulit-ulit! Hindi ka na makakarating doon sa nanay-nanayan mo. Dito ka na at manahimik ka dito, naiintindihan mo! Sige na. Alam ko na ang nangyari sa inyo ni Jinky. At mabuti nga nandito ako nagbabakasyon. Thelma, ang sakit-sakit. Hindi ko matanggap na wala na sa akin ang anak ko. Lydia, pwede ba tumahang ka na? Tingnan mo yung mata mo. Magang magana sa kakaiyak ka. Ang hirap, ang hirap-hirap. Sa umaga, pagising ko, hinahanap ko si Jess sa tabi ko, wala na siya. Ang sakit-sakit sa loob eh. Alam ko. Sige, kakausapin ko si Jinky ha, huwag ka mag-alala, kakausapin ko siya. Pero ano naman ang laban ko eh, ampun ko lang si Jen, hindi ko naman siya totoong anak. Si Jinky ang tunay na ina, anong karapatan ko, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Lydia, tama na. Ang hirap, Thelma. Parang ano, parang tumigil yung pag-ikot ng mundo ko, parang hindi ako makahinga. Hirap na hirap talaga ako eh, ang hirap-hirap. Ang hirap. Ang hirap. Lydia, ganito na lang ha, ganito na lang. Tingnan mo ako. Gagawa ako ng paraan ha. Gagawa ako ng paraan na kahit papano magkita kayo ni Jen. Pangako ko yan sa'yo, Lydia. Salamat, Thelma. Salamat. Ay, malas. Yan naman kasi ang hirap sa'yo. Kontra ka kasi ng kontra. Ayan, talo tayo. Bigyan mo na ako ng pera na makabawi tayo. Hindi na. Eh, nako. Wala na nga natira, no? Wala na akong pera, sweetheart. Tulog ka na. Sige na. Tulog mo lang yan. Sige na. Baka na. Ano, Jen? Ay, nako, Jen. Umiiyak ka na naman. Nawasa ba yung mata mo kaya ayaw mong tumigil ng kaiiyak? Ha? Nagugutom na po ako. Ay, wala po akong makain. Nagugutom ka na. Merong refo. Andun, may pagkain. Di magluto ka. Hindi po ako marunong magluto eh.
Problema ko yon. Matulog ka ng gutom. Sige na, umakyat ka doon. Ayoko na dito. Gusto ko sa mama ko doon. Mahal niya ako doon. Masaya ako. Ayoko na dito. Ano? Ha? Ano sinabi mo? Ayoko na dito. Gusto ko rin mama ko. Hoy, ikaw, anak kita. Gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin sa'yo. Huwag kang makulit! Ayoko na sa'yo! Bad ka! Bad pala, ha? Bad, ha? Oh, yes! Bad ka ako! Bad ka ako! Lingid sa publiko, masalimuot ang nakaraan ni Jenny Lynn. Sa likod ng kanyang matamis na ngiti, nagkukubli ang mapapait na alaalang hindi basta-basta malilimutan. Lalo na't naganap ang mga iyon sa kanyang murang edad. Jen! Ma! Jen! Kamusta ka na? Inaalagaan ka ba nila, ha? Umiinom ka ba ng vitamins mo? Ayoko na pong pumunta doon. Uuwi na po ba tayo? Ayoko na po. Lydia, itinakas ko lang ang bata, ha? Ayaw ni Jinky na ipakita siya sa'yo. Sabi ko lang ipapasyal ko, kaya sandali lang, pwede, ha? Huwag mo na akong pabayaan pumunta doon. Ayoko na doon. Ma, please, ayoko na doon. Jen, alam mo naman, diba? Ang tunay mong mami, si Jinky. Inalagaan lang kita. Alam mo naman yun, di ba? Pero, Mami, kayo po ang mahal ko. Hindi niya naman po ako mahal eh. Ma, parang awa niya na po. Ayoko na po to. Anak, kung meron lang sana akong magagawa eh. Hindi niya na po ba ako mahal? Mahal kita, di ba? At hindi magbabago yon. Mahal na mahal kita, higit pa sa tunay na anak. Alam mo yan. Pero talagang wala akong magagawang paraan eh. Basta ayoko na pong bumalik doon. Ayoko na. Lydia, kailangan ko nang ibalik si Jen, ha? Sandali. Tatandaan mo, ha? Kahit anong mayari, mahal na mahal kita, ha? Ito, itatabi ko ito sa'yo. Pag naalala mo ako, titignan mo lang yan para na rin tayo magkatabi, ha? Kahit anong mayari, hindi ka ito makakalimutan. Tatandaan mo yan, ha? Lydia, I'm sorry. Kailangan ko na talaga ibalik ang bata. Thelma, please. Alika na. Papagalitan tayo ng mami mo, Jing. Alika na. Mahal na ba ito po kayo? Kahit ano ba sabihin nila, kaya lang po ang ko. Alika na, Jim. Alika na. Lydia, mag-iingat ka, ha? Mama! Pero marami pang mas matinding daranasin si Jenny Lynn kahit sa murang edad niya. Bobot, dito ka natitira, ha? Ako na ang bahala sa upa ng apartment na to. At huwag ka mag-alala, hindi ka guguluhin ni Lydia dahil wala siyang alam tungkol dito. Lalo na yung kapatid ko. Talaga bang hindi ka na mapipigilan yan? Mamimiss kita. Namimiss din naman kita eh. Pero hindi ba napag-usapan na natin to? Kailangan ko talagang bumalik ng Dubai. Ano pang babayad natin dito? Kailan ako susunod? Pagdating ko doon, ihahanap kita agad ng trabaho. At tapos, sumunod ka agad. Kung hindi naman, uuwi ako dito na madalas. Hindi ko naman matitiis na mahiwalay ka sa akin. Saan ko yan, ha? Oo naman. Eh, itong bata, eh, sino mag-aalaga niyan?
Ikaw na mag-alaga, ha? Anak ko pa rin naman yun eh. Ayaw kong ipagkatiwala kahit na kanino. Sige na, baka mahuli pa ako sa flight. Ako na, ako na, sige. Oy, Jen, magtinu ka dito, ha? Nakarating din kay Mami Lydia ang sinapit ni Jeneline sa kanyang tunay na ina at sa bagong kinakasama nito. Kaya't di mawala sa ina-inahan ang pag-aalala. Malupit, halos hindi makatao ang pagtrato kay Jeneline ng kinakasama ng kanyang ina. Baba po ako eh. Ay, matuwin ako pa. Halika nga rito! Lumayan niya! Lumayan niya dito! Anong iniyak-iyak mo na naman, ha? Ha? Ina mo, ha? Walang amor sa'yo. Huwag mo asahan mo kakaroon ako! Ha? Mahili ka! Bayagan niyo na lang po kung pumunta sa mama ko. Ha? Umuwi sa nanay mo? Umuwi sa nanay mo? Paano susteno mo? Ha? Kaya lang kita inaalagaan dahil may susteno sa inyo mo! Ha? Sira ulo ko, tapos mapapayagan kita umuwi sa nanay mo? Gago! Ha? Tumahimik ka sabi, hindi ka dapat. Tumahimik ka! Sira ulo ko, tapos kung alam niyo kung anong nararamdaman ko. Hindi ko tumunaanak si Jeff. Pero tinuring ko siya higit pa sa isang tunay na anak. Namangin ko siya. Nagsusumama ako sa inyo, nakikiusap bilang ina. Huwag niyong hayaang may masamang nangyari sa kanya. Ma, miss ko na po kayo. Ang tagal na kasi natin hindi nakikita. Ilang araw na lang po, birthday ko na. Pero, hindi na yata matutuloy yun eh. Hindi ko na rin yata masusuot yung damit na binili niyo para sa akin. Ma, ayos lang naman po eh. Kahit walang birthday. Basta magkasama tayo. Ma, iligtas niya po ako dito. Hihintayin ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Jenny! Jenny! Saan ko ba pata ko? Po! Huwag ka naman ba sa damit ko? Ha? Ba't sinong huwag? Sorry po! Sorry po! Alam mo ba kung magkano to? Alam mo kung magkano? Ha? Iyak ka bubuhan mo! Hindi na mawala sa'yo! Hindi mo na maulit to. Dahil sa bawat kapalpahan mo, ha? May kapalit na. May kabayaran na! Sige, talikod! Sige, taas mo damit mo! Taas mo damit mo! Ha? Ito ha? Tatanda ka na rito.
Naging parang impyerno ang buhay ni Jeneline kasama ang nobyo ng kanyang tunay na ina. Pero dahil bata pa, hindi niya maipagtanggol ang sarili laban sa kalupitan ng kanyang ama-amahan. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Payagan lang niyo po ako pumalik sa mama ko. Payagan na pumalik sa nasin mo? Akala mo ganun-ganun na lang? Basta-basta na lang ako papayag? Parang awayin na po. Ayun na po. Ginagalit naman sa akin si Jinky. Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan? Ha? Hmm? Balik! Bibitawan niyo ako! Balik! Pinsan ko, kaibigan niyang bobot na yan eh. Malayo pa ba tayo? Parang ayan na. Yan, ha? Nancy. Yan, saan? Yan, ito? Yan, oo. Oh. Halika, dali mo. Kikita ko na, anak ko. Ayaw? Sira yata yung doorbell eh. Teka ako. Tao po! Tao po! Ma'am, excuse po. Ma'am, wala po yung may-ari dyan. May tinakbo sa ospital. May naksidente yata. Ha? Sino daw? Yung batang laging nandyan. Kawawa nga yung batang yun eh. Palagi ko naririnig na ginugulpit umiiyak. Tapos nakita ko kanina si Bobot, karga yung bata. May dugo sa ulo. Ewan ko lang kung anong nangyari doon. Diyos ko, bakit siya anak ko? Eh, saan din nila ang bata? Sa ospital yun. Halos madurog ang puso ni Mami Lydia nang makarating sa kanya ang balita tungkol sa malagim na sinapit ng kanyang anak-anakan. Nanay Lydia, lahat na ng ospital na puntahan na natin, eh wala talaga eh. Patsy, malakas ang kutob ko na andito sila eh. Ngayon, nervous na ako eh. Si Lydia, nasa niya anak ko si Jeneline. Pura dito yung Jeneline sinasabi mo. Sino ba kayo? Ako nanay niya eh. Jen! Sadali! Jen! Misa na ba ito? Huwag kang mag-iskandalo dito, ano ba? Sige na, oh, please lang. Hayaan mo na makita ko anak ko. Please lang, oh, Jen! Wala dito! Jen! Misa, awatin mo ito. Mapupulis ko kayo, ano ba? Sige na, oh! Hindi ka po pwede! Gusto ko na maya! Jen! Ano ba, Miss? Ano ba? Sa aking pinagkatiwala ng nanay niya yan! Kaya ako may karapatan niya kung ano man ang gawin ko dyan! Wala ka na nun! Anong karapatan sinasabi mo? Tinapatapay ang pinahihirapan mo yung bata! Anong klase ka tao? Papatulan na kita! Sige! Iwas ko nun! Jen! Hey! Jen! Hindi ba sinabi niya pumasok sa loob? Nakakawa yung tsura niya. Hindi
kumanda siya na yakap. Badji, para man lang maibsan yung sakit na nakamdaman niya. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko eh. Jan! Dali, Nanay Lydia. May naisip akong paraan. Halika, sumama ka sa akin. Pero si Jane! Hindi, basta halika, sumama ka sa akin. Pulis kami. Bosing, bakit ito? Bosing, ano naman ang ginagawa mo sa mga eh. Marami lang kasalanan, hindi ko naman binugbog yung bata, Bosing eh. Ben, pasok ko na. Bosing! Marami naman ang kasalanan eh. Sakay nyo na to, sakay nyo na to. Hindi naman binugbog yung bata eh. Jen! Jen! Sakit sa'yo, wala na. Ito si Mama. Hindi na si Mama. Hindi ko na si Mama. Hindi na kita po abayaan. Malalim na latay ang iniwan kay Jeneline ng kanyang nakaraan. Mga latay na bagamat naghilom na, ay may hatid pa rin sakit, lalo na't tila mga tinik itong nakabaon sa kanyang alaala. Jen, happy birthday, anak. Ma, birthday ko na po pala. Hindi ko na po kasi matandaan eh. Wala na po ba si Tito Bobot? Wala na, anak. Walang-wala na. Hindi na siya maaaring makalapit sa'yo. Sige na, i-blow mo na yung candle. Mag-wish ka, ha? Anong wish mo? Sana hindi na po tayo magkahiwalay. Walang yaka? Bakit mo kinuha ka na ko? Para yan sa lahat ng sakit na binigay mo sa akin. At para yan sa lahat ng sugat na tinamo ni Jeneline dahil sa kababayaan mo! Wala kang karapatan! Anak ko, nasa kamang yan! Ako may karapatan! Lumabas sa kanya! Sige! Subukan mo lumapit nang makita mo hinahanap mo! Ako ang ina! Ako may karapatan! Anong karapatan sinasabi mo? Nawala lahat ng karapatan mo nang iwan mo si Jeneline sa walang hiyang lalaking yon! Umalis ka na! Hindi ako magdadalawang isip na gamitin to sa'yo! Wala nang makakasakit pa kay Jeneline! Hindi si Bobot at lalong hindi ikaw! Hindi pa ako tapos. Babalik ako! Kamusta po yung kaso natin? Naisampa ko na, Lydia. At bilang kinatawa ng DSWD, ako na nagsasabi sa'yo, huwag ka nang mangamba. Mula ngayon, ikaw na ang may karapatan kay Jeneline. Kahit makarating pa to sa korte, ikaw ang papanigan nila. Dahil sa mga nangyari, isang unfit na ina ang tunay na nanay ni Jeneline. Jen, nadinig mo yun? Thank you sa pagdating mo sa akin dito, ah. Sira kasi yung sasakyan, eh. Okay lang yun, ikaw pa. Napakalakas mo kaya sa akin, oh.
Sandali nandyan, ha. Meron lang gustong malaman sa'yo, eh. Yun. Malaki na issue tungkol sa pagiging ampon mo, di ba? So, gusto ko lang malaman yung totoo. Kung mapagkakatiwalaan mo ako. Mark, pwede hindi mo na ngayon. Kasi hindi pa ako handa, eh. Nalabas naman yung totoo, eh. Hindi na magtatagal. Oh, sige, alis na ako. Pasok na ako sa loob. Ngayon at kailan. Ayan, matatapos. Hirap ang kinhawa ka. Asahan may kasama ka. Jen, anak, meron kang bisita. Masin. Siya yung tunay mong papa. Hindi ba lagi mo siyang kausap sa telepono? Iwan ko muna kayo, anak, ha? Batsy. Anak, may pasalubong ako sa'yo. Yeah. Yeah. Okay. Oh, di ba ang ganda, ha? Maliit na gitara. Oo, ukulele yan. Tawag nila dyan yung kilele. Mo, anak. Ang papa mo, singing sa Korea. Magaling akong mag-gitara. Gusto ko rin sana matutunan mo mag-gitara. Kaya yan, binigyan kita niyan. Diba? At, malay mo, paglaki mo, oh, maging magaling na singer ka rin, kagaya ko. Salamat po, Papa. Sorry, anak, ha. Wala dito ang papa mo na nangyaring lahat nito. Dito, hindi ko hahayaan mangyari lahat ito sa'yo. Puprotektahan kita. Ha? Kaya nga, nagmadali ako pumunta rito eh, para makita kong ayos mo. Alam mo, anak, babakasyon lang ako dito. Sandali lang ako dito. Pero huwag kang mag-alala. Palagi kitang tatawagan. Ha? Tsaka babantayan kitang maigi. Tsaka hindi naman ako nag-aalala eh. Kasi nandito naman yung Mami Lydia mo. Nakabalik ka na sa kanya, di ba? Oo. Hindi kanya pababayaan na. Di ba? Ana. Lika, magtanong, practice. Turuan kita ng kanta. Bagamat unang pagkikita ng mag-ama matapos ang matagal na panahon, noong paman ay hinangad na nitong kunin si Jeneline, ngunit sadyang kapos sa pera at hindi kayang itaguyod ang anak. Ng maraming taon, hindi na muling nagbalik sa buhay ni Jeneline ang kanyang tunay na ina. Samantala, ng ibang bansa na ang kanyang tunay na ama at di naglaon, nagkaroon na ng ibang pamilya. Kaya nakakapag-usap na lamang sina Jeneline at ang kanyang ama sa telepono.
Mahirap man ang buhay, masaya pa rin si Jeneline sa piling ng ina-inahang si Mami Lydia. Ngunit sa pagsali niya sa Starstruck, biglang nagbago ang takbo ng kapalaran para kay Jeneline. Bagamat sa simula ay maraming pagsubok siyang kailangang pagdaanan sa nasabing kompetisyon sa paglaon. Nalagpasan niya ang lahat ng ito hanggang magtagumpay siya at tanghaling Starstruck Ultimate Survivor. Ngayon, tinatamasa na ng teen star ang lahat ng kaginhawahan sa buhay. Kasama na dyan ang pagkakaroon ng sariling tirahan at sariling sasakyan. Ngunit higit sa lahat, ang Starstruck din ang nagbigay ng pagkakataon kay Jeneline na makilala ang binatang naging malapit sa kanyang puso. Yan ay walang iba, kundi ang kanyang kapwa Ultimate Survivor na si Mark Heras. Jen, tuloy ka muna naman ako na ihatid kita sa banyo. Ikaw naman, parang hindi lagi tayo magkasama. Sige na naman, pagbigyan mo na ako. Hindi lang bilang magbubukas ng banyo, ha? Pero siyempre, dito ka. Pwesto kita. Ayan, ayan. Para sa iyo, mga yan. Bakit? Bakit ba nagbibigay ng bulaklak ang isang lalaki sa isang babae? Nililigaw ka ba? Pwede ba? Mark, kasi hindi pa ako handa sa mga ganun bagay eh. Career muna, tsaka sana ganun ka rin. Alam mo, Jen, hindi na ako magmamadali eh. Piling akong magantay. Kung hahayaan mo. Subalit patuloy pa rin hahabulin si Jeneline ng kanyang nakaraan. Ano? Uuwi si Papa? Oo, anak. At saka na-pick up na ng press eh. Sulat. Sabi nila, uwi daw siya dito para ibunyag na talagang ampot ka. At kukunin ka na niya sa akin. Tapos ginagawa daw niya yun dahil star ka na, mayaman ka na. Papalitan daw niya yung pangalan mo. Hindi na Jeneline Mercado, kundi Jeneline Pineda. Bakit ganun? Kailan ba nila ako titingilan? Ayoko na ng ganito. Jen! Ma, Mary! Ma! Mary, malilate na tayo sa taping. Mauna na ako sa kotse, ha? Pa? Kamusta na po kayo? Maayos naman, anak. Totoo pala ang lahat, ha? Sikat ka na ngayon. Palagi kang laman ng TV, tsaka pati sa mga dyaryo. Tuloy po kayo. Pasok po kayo pa. Pasensya na at ngayon na ako nakauwi uli. Maliit ka pa nung huli tayong magkita eh. Alam kong hindi sapat yung paminsan-minsan kong pagtawag lang sa telepono. Tsaka, tsaka yung padala ko lang sa iyo ng pera sa pag-aaral mo. Anak. Ang laki ng pagkukulang ko sa iyo.
Lalo na't... Lumaki ka nang wala ako sa tabi mo. Pero ano mo, anak, may balita ako sa'yo, ha? Di na ako alis. Oo, ha? Magkakasama na tayo. Pa? Naiintindihan ko naman po, eh. Naiintindihan ko naman po kung bakit kailangan natin maghiwalay. Alam mo, hindi naman ako nandito para humingi ng gulo o para makiparty sa pera mo. Nandito lang ako para makasama ka. Makita ka. Anak, sikat na sikat ka na yun. Proud na proud ako sa'yo. May pasalubong ako sa'yo. Paano niyo nalaman ito yung gusto ko? Bo, siyempre, anak kita. Ano po naman yung mga gusto mo, di ba? Wow! Yan! Ang ganda! Oo! Jamming tayo! Sige! Ingat kailanman! Teka lang, nasa tono ba to? Salamat ko dahil katabi kita. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Papasalamat ako sa'yo. Mama naman. Ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo eh. Dahil dami-dami na natin pinagdaanan. Kahit ipon lang ako. Kahit hindi ko kayo tunay na nanay. Pero, dito sa puso ko, sa kaloob-looban ko, at sa kaluluwa ko, kayo lang yung nag-iisa kong nanay. Kaya
gusto ko magpasalamat sa lahat-lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pangako ko sa inyo, mamahalin ko kayo na higit pa sa pagmamahal ng isang ina. Magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago. Jeneline, mahirap ba yung ilahad mo? Yung pinakatago-tago mo sa buhay mo? Hindi po ako nahirapan kasi tanggap ko na sa sarili ko na ready na ako. Hindi mo ba na-miss? You long to long for them? Nakaka-miss din. Si Papa, kahit pa paano meron kaming communication, kahit pa paano meron kaming pinagsamahan dun sa biological mother ko, medyo hindi ko siya hinahanap kasi hindi kami ganun ka-close eh. Hindi kami ganun nagsama. Were you as confident about yourself before? Ngayon po, mas confident na. Kasi ang laki nang naitulong ng Starstruck. Ang laki nang naitulong ng GMA. Kanong kataas ang gusto mo bang marating? Maging continuous pa rin yung singing career ko, yung acting. Sino si Mami Lydia sa buhay mo? Si Mami Lydia po yung tita ko. Balik kapatid siya nung biological mother ko. Pwede kayang tawagin natin si Mami Lydia? Bakit napakatagal na hindi nakikipag-ugnayan sa kanya ang kanyang mami? Kasi umalis nga sila. Matagal din ulit siya nakabalik bago nakita sila. Ito pong paglalahad ba ng tunay na katauhan ni Jeneline, pinaalam ba niya sa inyo? Oo, pinaalam niya. Pinaalam niya. Oo. Kasi ang sabi niya, Mama, itong gumagalwan to, lalabas pa rin. Kaysa ibang tao manggaling, mas mabuti pa sa akin na lang manggaling. Parang tama-tama, walang labis, walang kulang. Anong kaligayahan ang naihandog sa iyo ni Jeneline? Sobra-sobra. Sobra-sobra kaligayahan? Sobra-sobra. Dahil mabait naman siyang bata. Meron ka nang ginagampan ng duties sa tahanan ninyo ng Mami Lydia mo? Almost lahat na rin po. Kano mo ba siyang kamahal? Mahal na mahal. Kasi parang siya na yung talagang... Para sa akin, siya na yung tunay na mother ko. Mami Lydia, gaano mo kamahal si Jeneline? Sobra-sobra. Dahil nung maliit pa siya, talaga din nagtatrabaho ako. Nang iwanan siya ng magulang niya. Talagang pinagpalit ko yung trabaho. Mabantayan ko lang siya. Ano naman ba ang sinasabi mo sa kanya tungkol kay Mark? Si Mark naman, mabait na bata. Huwag lang sila lalagpas sa hindi dapat. Other than your career, meron ka pa bang ambisyon sa buhay? Gusto ko talaga matapos yung pag-aaral ko. Ano yung mga gusto mong sabihin kay Mami Lydia na hindi mo pa nasasabi? Huwag kayong magbabago na sana ganun pa rin yung Mami Lydia ko dati. Yung Mami Lydia ko noon, ganun pa rin ngayon. Tsaka thank you po sa lahat ng mga naitulong nyo sa akin. Yung nabigay nyo sa akin na lahat, halos buong buhay niyo, binigay niyo na sa akin. Tsaka yung pagmamahal. Mami Lydia, what about you? Papasalamat din ako. Yung pagmamahal, kung binigay ko sa kanya, tinumbasan din niya pagmamahal sa akin. Kiss naman. Maraming salamat thank po. Thank you rin po. Thank you very, very much. And this is for you. Thank you. Yan. Mami Lydia, maraming salamat sa pagparito mo, ha? Thank you very much. Thank you po, Tita Mel. Para sa isang teen star na nagsisimula pa lamang ang career sa showbiz, sadyang napakalaking hakbang para kay Jeneline ang ginawa niyang pagharap sa publiko upang sa wakas ay aminin ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Ngunit sa ginawa niyang ito, lalo lamang niya tayong pinahanga dahil sa ipinamalas niyang katapatan at katatagan. Higit sa lahat, ginawa niya ito upang dakilain si Mami Lydia, ang kanyang inainahan na bagamat hindi niya kadugo, ay nagmahal naman sa kanya ng lubusan at walang pag-aalinlangan. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin, ngayon, bukas at magpakailanman. Itong aking puso, magpakailanman.
Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako. Bakit ba hindi ko mapigilan na darama ng puso ko? Kahit pa alam kong mayroon kang iba, ay di pa rin nagbabago ang damdamin ko. Kaya ko